Iaapela raw ng mga petitioners sa COMELEC on bank ang desisyon ng First Division na ibasura ang natitirang disqualification case laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. Gaya ng mga naunang desisyon sa ibang disqualification case, sinabi ng First Division na hindi maituturing na krimeng may moral turpitude ang hindi paghahain ni Marcos ng income tax returns. May report si Tina Panganiban Perez. Ang desisyon ng COMELEC First Division, walang merito ang inihaing petisyon ng grupong Pudnonga Ilocano para sa disqualification ni dating Senador Bongbong Marcos. Ang alegasyon ng mga petitioner, ang hindi pagkahain ni Marcos ang income tax return para sa mga taong 1982 hanggang 1985 ay maituturing na krimeng may moral turpitude, isang basehan para sa perpetual disqualification sa pagtakbo sa pagkapangulo. Pero hindi kumbinsido rito sina Commissioner Socorro Inting, Commissioner Amy Ferolino at Commissioner Amy Neri. Sa pagbasura sa petisyon, sinabi nilang batay sa isang ruling ng Supreme Court, ang kabiguang maghain ng income tax returns ay hindi maituturing na krimeng may moral turpitude. May moral turpitude daw kung ang isang bagay ay immoral, kahit pa hindi ito'y pinagbabawal ng batas. Pero punto ng debisyon, ang hindi paghahain ng income tax return ay naging mali lamang nang ito ay ipinagbawal at pinarusahan sa ilalim ng batas. Nagkamali rin daw ang mga petitioner nang sabihing disqualified si Marcos dahil nahatulan itong guilty sa krimeng may parusang pagkakakulong ng mahigit 18 buwan. Ang binabanggit daw ng petitioners na batas ay nasa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na natabunan na ng desisyon ng Court of Appeals na nagtanggal sa parusang pagkakakulong. Sabi pa ng debisyon, na kay Marcos ang lahat ng qualifications para kumandidato sa pagkapangulo at wala itong disqualification base sa konstitusyon at mga batas. Ayon kay Attorney Ray Paulo Santiago na abogado ng petitioners, maghahain sila ng motion for reconsideration. Sinabi naman ni Marcos na magandang development ito at natutuwa siyang nangyari ito bago ang nalalapit na eleksyon. Lahat ng 7 petisyon laban kay presidential candidate Bongbong Marcos ay ibinasura na sa level ng COMELEC divisions. 5 na ang naghain ng motion for reconsideration na pending sa COMELEC Unbank. Nauna nang sinabi ng Unbank na target nitong madesisyonan ang lahat ng petisyon bago matapos ang buwan ng Abril. Tina Panganiban Perez, GMA News.